Hi guys! Welcome dito sa Rosan Tarot. Ang reading na ito ay for collective. Para sa pangkalahatan, ito ay love reading for collective. So let's get your energy for today. Your energy for today. Kaya energy to. Ten of Pentacles. Okay, masagana yung buhay mo. Abundant. No? Marami kang pera. May loyalty sa inyo ng person mo. And possible meron kayong family. No? And we have here the Ten of Wands. So parang may mga obligations, responsibilities ka na mabibigat. No? Ipapabigat sa'yo. I mean, may kinakarry ka mga responsibilities, obligation, parang pasanin sa buhay, no? Parang ganun. Na you need to work every day. Kailangan mo ma-maintain yung anong, kung anong meron ka. Parang ganun. Lalo na ito, masagana yung buhay mo dito guys eh. Pero mukhang may mga problema ka. May mga pasanin ka sa buhay. Parang ganun. May mga baggages kang dala-dala. Burden. So, let's see. Ano ba itong baggages na dala-dala mo? Justicia. You're craving for justice. Balance. Possible legal justice to. Unlegal. It's about legal. Na parang nice mo makamit yung justicia. May fairness. Nasa ganun mabalance yung emotion. Na parang kailangan mo ng strength dito. Pero, yes. You need strength. Enough strength. And yung mga taong nakapaligid sa'yo to support you. To be there for you. Para maging kalmado ka. You have enough. Para may hinuhugutan ka ng lakas ng loob. Hinuhugutan ka ng strength. So, let's see. About sa yung love life. Ano ba to? Rebirth. So, para may pinagdaanan kayo ng person mo dito, obsessed ka sa person mo, or sa partner mo in life, no? And, palagi mo naiisip yung person mo. Siya yung ginagawa mo inspiration sa daily na ginagawa mo, no, yung person mo. So, let's get more card. Anong feelings ng person mo towards you? Okay. In love naman yung person mo sa'yo, guys. Wala naman problema, no? In love yung person mo sa'yo with the lover's card and this devil card or the shadow side. Obsessed din yung person mo sa'yo. So, napaka-desirable mo daw, sabi ng person mo. Matindi yung pagnanasa. Matindi yung drive ng person na to towards you. Na matindi yung attraction. No? Obsession. And yung person mo dito ay parang ginayuman ba to guys? With the shadow side. Parang matindi yung obsession ng person mo sa'yo. Yung desire. In love yung person mo sa'yo, guys. In short. So, let's see, guys, kung nafe-feel ng person mo yung soul connection. No? Strong attraction, strong desire towards you. And let's see kung ano yung mga susunod na mga mangyayari sa'yo. Sa buhay mo, sa buhay nyo. Okay, yun. Peace. Peaceful yung buhay nyo na parang komportable kayo. No? Na so natural yung buhay nyo dalawa. You feel at home. You feel na pag nasa company kayo ng isa't isa. No? I mean, pagkasama nyo yung isa't isa, ay everything is okay. Peaceful. So, peaceful environment. So, magka-match kayong dalawa talaga, you know? With this Two of Cups. No? May chemistry sa inyong dalawa. No, parang wala na akong masabi pa na everything is okay, full of love, may chemistry, may attraction, may balance dito with the Two of Cups. And
Kahit na parang obsessed siya sa isa't isa. Pareho kayong obsessed eh. So, balance. May balance. Pareho kayong obsessed sa isa't isa, guys. No? So, with the Six of Cups, ay, you feel, pareho kayo na, na feel nyo yun na, yung isa't isa, ay, parang, home, no? It's like a home. Yung ganun, no? Na, yung love niya ay para lang tubig na nagfo-flow. Kusang nagfo-flow na hindi siya sa pilitan, no? Yung love niyo sa isa't isa and peaceful. Peaceful yung buhay niya. And we have here, it will be peaceful kasi yung mga darating sabi ko. May pagkakasundo. Kung may mga hindi kayo na pagkasunduan, madali na kayo magkasundo ng person na to. And with the Five of Pentacles in reverse, ay kung may mga pinagdaanan kayo na mga challenges or mahirap sa relationship nyo or sa buhay pinansyal nyo, ay muli makaka-recover kayo. No? Parang ganun. Na muli nga si Sibol, muling mag-grow. No? Kung ano man yung mga parang downs, downtime. No? Muli nga makakabang. Muli nga mag-grow yun. Yung slopey. No? May mga slopey when it comes sa relationship or sa buhay. No? May mga slope. Ganyan, no? Hindi naman na palaging diretso yan or plain yung pagdaanan nyo, no? Yung buhay, no? Each day. So, parang may mga, ano yun eh, may challenges, kahit malit lang, no? Mukhang everything will be okay. So, let's see kung ano pa yung mga susunod na mangyayari sa inyo ng person mo. Ayun, no? Para ma-renew, mas lalo nga maging intense, ma-renew, magkaroon ng rebirth, para mas lalo maging, ma-intensify, ma-enhance yung attraction nyo. Diba, mas maganda yun, ma-enhance yung attraction nyo, yung love, passion nyo sa isa't isa. Kasi, habang katagalan, parang na-fade na yan. Parang pero, ito, may renewal siya, no? Nag-re-renew, parang, muling nag-spark yung attraction nyo. Lalo na yung sa passionate, di ba, sa mag-person, sa mag-partner, di ba, yung gano'n. Na parang, yun nga eh, obsessed kasi kayo sa isa't isa kasi kaya hindi nawawala yung desire nyo sa isa't isa dito. With the Six of Cups, it will be a peaceful life with this person. May pagkakasundo, pagkaunawaan, at masaya lang kayo together ng person mo na to. Na, may balance. No? You will feel na so natural and peaceful and full of love, no? Na not stressful environment or relationship. Kumbaga, may pag-unawaan, kumbaga, magkakasundo kayong dalawa, no? Na hindi kayo nag-aaway, yung ganun ba, no? So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyo ang kalimutang i-click ang bell button. Sa ganun, ma-notify kayo sa masunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading ito.